Hi everyone! So ngayon ipapakita ko lang po sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko buong maghapon dito sa school. Pagkadating na pagkadating ko po dito sa school, ang una kong ginagawa kumakain. So for the information of everyone, libre po ang pagkain at tirahan ko sa school na napuntahan ko dito sa Thailand. So breakfast, lunch, doon po sa school. Ang dinner po namin, it's either nag-order po yung boss ko sa 7-Eleven or pag minsan nagpapabili po siya sa market. So yun po, basically, libre po lahat sa akin. So kung napapansin nyo ngayon, may hawak yung mga bata na dahon ng saging. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Okay? So after ko po kumain, didiretso na po ako sa classroom ko. So sa classroom ko po or sa advisory class ko po, meron po akong 10 estudyante. So bale, dito sa school na napuntahan ko po, meron po silang 76 na mga estudyante. So maliit lang po siya talaga. So ibig sabihin, madali lang po silang i-handle. So pagpasok ko po dito sa classroom ko, may mga 4 na po ng mga estudyante ang nakapasok. Pero nag-i-start po kasi ang klase namin ng mga 9 o'clock. So may mga bata din kasi na medyo late, pero nakakapasok naman. So ang una namin ginagawa sa umaga, binibigyan po namin ang mga bata ng 20 to 30 minutes na playtime. So dapat po dyan, asa labas po sila sa playground. Pero dahil ayaw po nila na lumabas, so hinayaan ko na lang po sila na maglaro po dyan sa loob. Doon po sa 20 to 30 minutes po na yon, ginagawa po nila lahat ng gusto po nilang gawin. Maglaro, kumanta, sumayaw, or kung ano mang gusto nilang gawin. Basta 20 to 30 minutes bago po mag-start ang klase po nila. So doon po sa klase nila, kung mapapansin nyo po ngayon, meron po silang activity na gagawin. So itong activity po na gagawin nila, gagamitin po nila ito para sa festival na gaganapin bukas. So bukas po kasi meron po silang gaganaping festival, which is yung tinatawag po nilang Loy Krathong. By the way, itong school kasi po na napuntahan ko, isa po itong Thai school. Pero international curriculum po ang gamit nila. Ibig sabihin, ina-adapt po nila or kung may mga programs or celebrations po ang mga international schools, ina-adapt po nila. And kung may mga programs naman po or may mga celebrations ng mga Thai, ina-adapt din po nila. So, ang school po na ito, meron po silang Christmas kasi nga international po yung curriculum nila. That means, i-adapt din po nila yung nagse-celebrate po sila ng Christmas. Okay? So, dito po sa school na to, itong Dexairung School na napuntahan ko po is purely learning by doing. So, naniniwala po sila na ang mga bata natututo through play, through activities, through field trip. Kaya nga, diba, nung unang napuntahan namin, nung first week ko pa lang dito, pumunta kami ng water park. Yun. So, isa yun sa mga field trip na ginagawa po nila. So, every month po kasi, meron po kasi silang theme. For example, for this month, ang theme po kasi nila is day and night, including the sun. Okay? So, aaralin po nila yon ng 2.5 months. After 2.5 months, magkakaroon po sila ng field trip. Depende po yun, 2, 3, depende po yun. And then, after that, after the 2.5 months, they will have an exhibition. So, doon nila ipapakita lahat ng mga ginawa nilang activities, mga kung doon din sila magpre-present ng mga songs, ng mga dances, kung meron man. Okay? So, hindi ko pa siya natatry kasi nga kakastart pa lang ng second sem. So, titignan natin later on kung paano nga ba nila ginagawa yung exhibition nila. So, dito po sa school na to, wala po silang exams. Wala po silang paperworks. Wala po silang paper and pencil tests or kahit na ano. Wala po. Purely play, field trip, activities. Yun lang. Yun lang po talaga.
yun lang po talaga yung mga activities po na ginagawa nila dito. So, dahil wala po silang mga exams, ibig sabihin wala din po ako mga paperworks na ginagawa. Wala po, as in wala. So, ang ginagawa ko lang dito, talaga nag-a-assist lang talaga ng mga estudyante. Okay? So, after nung first na activity nila na yun, na gagamitin bukas, meron na silang music play. Every Monday kasi meron silang 1 hour music class. And every Friday, meron po silang Chinese class. Okay? Tig 1 hour po yun. Every Monday and Friday. Pero, ang English class po nila sa amin, ni Teacher Robin, Monday to Friday. Okay? So, ang schedule, depende po kasi yun sa schedule namin. Like, in my class, in my advisory class, hawak ko po sila ng buong maghapon. Okay? So, at this point, they are now having their music class. So, after this one, meron po silang lunch. Pero hindi ko na po ipapakita kasi nga, I have to assist my students, lalo na po sa pagkain nila. Kasi may mga bata na sobrang bagal kumain. Pero gusto ko lang din po malaman nyo na ang mga bata po dito, sila po mismo ang naguhugas ng mga kanilang, mga sarili nilang pinggan. So, hindi mo na sila kailangang sigawan. Hugasan mo tong pinggan mo like that. Hindi po. Nagkukusa na po sila. Okay? So, after po nila kumain, meron po silang shower time. Yes. After nila kumain, may shower time po sila. So, may mga bata na ayaw mag-shower. So, hinahayaan lang namin yun. Kung ayaw nila mag-shower, it's okay. It's fine. Pero, kailangan po nilang magpalit ng damit. Kailangan nilang palitan yung mga damit nila. Syempre, more on laro po sila, so lagi silang pinagpapawisan. So, kailangan nilang magpalit ng damit. So, dito sa part nito, yung mga bata, kaya nilang bihisan yung mga sarili nila. Pero meron talagang mga bata na kailangan mo silang tulungan kasi yung mga bata pa sila. Ganon. Okay? So, gaya nito, 'di ba? 2 years old pa lang po 'yan. So, hindi pa niya masyadong alam kung paano magpalit. Pero tingnan niyo naman dito, as early as 2 years old, alam na nila damitan yung mga sarili nila. Meron lang kasi talaga, sabi ko kanina, meron yung mga bata na hindi alam isuot yung socks, hindi alam pagminsan baliktad yung mga damit nila, pero at least they tried, 'di ba? Pag sa atin diyan wala, yung 2 years old umiiyak pa lang yan, pero pag dito, alam na nila magdamit, alam na nila magsuot ng kanilang mga sapatos. And yung isa pa nga na estudyante ko, 3 years old siya. Alam na niya magpiano, alam na niya nagbabalay class na ayun. 'Di ba? Ang dami na nilang kayang gawin as early as 2 years old. So yung klase ko kasi parang yung age nila nagre-range ng 3 to 5 years old. Ayun. So balik tayo dito. So kung titignan niyo, iisa lang yung gustong mag-shower sa kanila. So okay lang naman 'yun. Ano? So after nila mag-shower, kailangan nilang magpalit. And then pag minsan kasi patalastas tayo, pag minsan kasi may mga parents na nagbibigay ng mga pagkain. So cupcakes, pizza, yun. So, this time, nagbigay sila ng mga inumin. So, kung napapansin nyo, lagi ako may kape pag minsan umaga at hapon. So, pag minsan tatlo pa sa isang araw. So, yun po yung mga yun bigay. Pag minsan, binibili po ng boss ko para sa akin. Or pag minsan naman, binibigay naman ng mga parents. So, ito, binigay ito ng mga parents. Or binigay ito ng parents rather. Okay? So, ayan, binigay ng parents. So, di ba, ang generous ng mga parents nila dito. Tapos, yun. So, yan yung napili ko na kape na naman or juice na naman. And then, after nila mag-shower, may playtime ulit sila. Before sila mag-playtime, kailangan nilang uminom ng gatas. After nila uminom ng gatas, playtime ulit nila, mga 20 minutes, ganon. So, habang naglalaro naman sila, syempre, kailangan naming maglinis or kailangan kong maglinis konti. At least, konti-konti lang. Kasi nga, syempre, mga bata yung mga yan, hindi mo maiwasang medyo madumi yung classroom, magkakalat yung mga laruan, like that. Pero alam nyo ba, yung mga bata, pag sinabi mong tidy up, like that, okay, it's time to clean,
ganon, alam na nila agad na hindi mo na sila kailangang sigawan, hindi mo na sila kailangang pilitin. Iaayos na agad na nila yung mga laruan nila, kung saan na nila nilagay, ibinabalik na nila. Diba? Mga disiplinadong bata, mga, alam nyo yun, mga practical talaga na gawain, yun yung mga tinuturo nila dito. Yun. So, after ko maglinis, kailangan ko din i-check yung mga gamit nila kasi nga malapit na yung uwian dyan. So, kailangan kong i-check yung mga gamit nila kung kumpleto ba, kung natupi ba yung mga damit nila pag ipapasok nila sa mga bags nila. Ganun. Okay? So, habang naglilinis ako, nagpapa-activity din si Sir Robin. So, siya yung teacher na sinasabi ko kanina na taga-England. Okay? So, 6 months na siya dito sa school. So, siya yan. Simpleng activity lang na naman yan. So, after yung simpleng activity na naman yan, another 10 minutes playtime. So, sabi nga, every activity or every after activity, nagkakaroon ang mga bata ng playtime. Kasi nga, di ba, yung retention nila, yung mga retention nila. Ayan. So, after the activity, di ba, may 10 minutes playtime ulit sila. And dito naman, another activity. So, eto, sing and dance. Okay? So, dito kasi ako na yung nag-ano dito. Ako na yung nag-take charge dito. Kasi hindi masyado si Teacher Robin na kumanta at sumayo. Apo, akala mo naman. So, yun. Mga nursery songs, ganun. So, yan. At least yung mga bata. Kapag sinabi mong line up, or okay, stand up, alone. Okay, so yan, kumanta lang kami dun sa part na yon. And then, dyan, playtime na naman nila. Diba? So, may mga bata kasi na ayaw, instead na playtime, mas gusto pa din nilang mag-drawing, gumawa ng kahit na ano, mag-color, ganun. So, hinahayaan lang namin yan. Kung gusto nila mag-drawing, then binibigyan namin sila ng mga band papers. Kung gusto nila maglaro, edi maglaro sila. Kung gusto nila mag-color, edi mag-color sila. Yun. Okay? So, after ng playtime nila, may snack time na sila at 2:30. Okay? So, at 2:30, nagkakaroon na sila ng snack time. So, dyan, habang nag-i-snack sila, kailangan ko na ding ayusin yung buhok ng mga babae. So, hindi ko na kasi maipapakita sa inyo. So, basically, kailangan kong ayusin yung mga buhok ng mga babae. So, kung papansin niyo yung mga buhok ng mga babae na yan, naayos na. Kasi nga, kailangan mong, bago sila umuwi, kailangan maayos silang tignan. Siyempre, di ba? So, yan. After nila mag-snack time at after ko ayusin yung mga buhok nila, it's time for them to go home. Ayan. So, kung napapansin nyo, paglabas nila, sila na mismo ang nagsasapatos. So, mga 2 years old to 5 years old pa lang yung mga yan. Or 3 to 5 years old pa lang yung mga yan. Okay? So, ngayon, ang pupuntahan, kung napapansin nyo, pupunta na sila ulit doon sa playground. And, kung titignan nyo mamaya, yung mga bags nila, idediretso na nila agad doon sa one place, sa isang place. Bakit? Kasi nga, para pag tinawag sila ng sundo nila, mabilis na lang nilang kukunin yung mga bags nila. Diba? Hindi mo na sila kaya say, oh, yung bag mo asaan? Yung ganito, ganyan, ganyan. Hindi. So, mga disiplinado yung mga bata, di ba? Natuturuan talaga sila. Tingnan nyo, yung mga bags nila, di ba? Nakaayos lang dyan. Para habang naglalaro sila, pag once na tinawag na sila, okay, for example, Kevin! Ganun. Kukunin lang na niya yung bag niya. And then, maghuhugas lang siya ng kamay. And then, uuwi na siya. So, yun. So, yun lang yung mga ginagawa ko buong araw talaga. So, talagang parang nakikipaglaro lang talaga ako sa kanila. So, yun lang. Bye!